may sinabi ka before na may mga opisyal ng gobyerno na banggit ka, na monitor natin si Speaker at yung isang kongresista pa na kasama doon sa na kumakausap sa mga kasamahan po ninyo para tumistigo laban po sa dating Pangulong Duterte. Po, pwede ho ba ninyong maidetalye po ito ulit dito sa ating programa, Senator? Well, as I've said, yung aking very reliable information nagsasabi na itong apat na kasama ko, ha, klaruhin ko, itong apat na kasama ko na imbisigan ng SEC, dalawa sa kanila ang kinausap, ang isa hindi pa na personal na kausap dahil mayroong go-between na pinapakausap sa kanya, at yung isa ay hindi kinausap. So meaning to say, ang actual na nakausap ay dalawa lang. Dalawa ang actual na kausap. At yun nga, klaro, during all those separate instances, doon nga, inamin naman nila. Doon sa bahay ni Speaker Nograli, Speaker Romualdez, andoon si Speaker Romualdez pinakamalaking contractor sa Pilipinas na siya rin ang may hawak ng yung Appropriations Committee ng House of Representatives. Si Congressman Saldico. Congressman Saldico. At saka si General De Leon at si De Leon ng NICA at si Trillanes. Nandoon sila, silang apat. Si Trillanes at si De Leon ang kumakausap sa kasamahan ko. So, ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin ng binaligtad nila? Ngayon, binaligtad nilang istorya na si Karamat daw ang lumapit kay De Leon para tulungan na maging chief PNP. Nakiusap daw si Karamat. Sino bang lukuhin nila? Binabaligtad lang usapan. In due time, hintayin lang ninyo, lalabas at lalabas na yung tao na hindi na makapagtiis, sukang-suka na sa ginagawa nila, na ginagamit nila ang kapulisan sa kanilang sariling interest. Tingnan nyo, in due time, nagpalabas sila ng statement na indeed, kinausap daw si Karamat. O, silang dalawa, nagsabi, no? Si General De Leon at si Saldico. Nagsabi na nandun na kinausap si Karamat at binaligtad pa nilang usapan. Binaligtad na si Karamat daw nag-usap na gusto maging CPMP, tulungan daw. Kahit sinong official, walang official na makapag-gawa ng ganong katapang, no? Napapunta ka, oh sir, meron akong mga information na aking ibigay sa inyo laban kay President Duterte. Basta, gawin niyo kung si PNP. Ang kapal mo naman na official, huwag ganun ka, nakakahiya ka. So, binaligtad nila ang istorya. Actually, si Karamat ang unang tinawagan nila na kinunik ni si General De Leon ang tumawag sa kanya, nag-text na gusto siya makipag-usap, at yun nga ang dahilan, gusto mong makipag-usap, gagawin ka naming CPNP basta mag-testify ka laban kay Duterte. So ganoon ang takbo ng usapan, at si Karamat alam niya ang ginawa niya, alam niya nga wala siyang dapat ma-testify laban kay Duterte, alam niya ang ginagawa niya, he held his ground, hindi siya pumayag. And after that, hindi siya pumayag, anong ginawa sa kanya? Tinanggal siya as director ng CIDG nung hindi siya pumayag. So ano ngayon? Sino ang nagsinungaling? In due time, malalaman ng taong bayan kung ano talaga was the real score. Mahirap yung gusto nating itago ang katotohanan ba? Yes. Ako naman nagsasalita lang ako para sa katotohanan. Ayaw kong magluko ng tao. Ayaw kong magsinungaling. Since maliit pa ako, ayaw na ayaw ko magsinungaling. At ito sinasabi ko katotohanan. At ngayon, dinidistort nila ang katotohanan. At ayaw pa lang aminin na kasama si Trillanes nung usapan na yun. Di ba? Ayaw nilang sabihin na kasama si Trillanes.
Ayun, mga kababayan. Kitang-kita na natin ngayon, 'di ba, na nag-unity na itong Pulahan at Dilawan. Kasi si Trillanes parang nanawagan nga 'yan sa kanya mga kapwa Dilawan na dito na tayo, mag-unity na tayo sa administrasyon kasi alam nila na kung Dilawan lang alone, talagang mahina na sila kasi nga budshot na sila sa mga sasambayan ng Pilipino. Ngayon, nadadawit na naman siya na nakikipagsabuatan si Trillanes kay Romualdez upang idiin si Bato de la Rosa at maging si PRRD. Nahihiya sila na ginagamit nila si Trillanes as attack dog laban kay Duterte. Ganun sila ka-desperate na siraan ang Duterte administration. Gumamit sila ng tao na alam nilang napakataksil na tao yan. Napaka-tridor na tao yan, ginamit pa rin nila. Hindi nila alam pagdating na panahon. Sila rin ang tataksilan ni Trillanes. Hindi nila na-realize yan. Sige, gamitin nyo si Trillanes at pagdating ng araw, kayo rin ang tataksilin yan. Tama. Kung ugali mo na talaga yung taksil, kahit mag-connive pa kayo ngayon at magtagumpay kayo sa goal nyo, at the end, tatrydorin nyo rin ang isa't isa. Kasi alam mo naman yung dalawang yan, may mga hangarin sa posisyon sa politika. Ngunit, pag alam kasi nila na kailangan lang mag-connive kasi alam nilang masyadong malakas ang babanggain nila. So, kahit mabangga nila or ipalagay natin, kahit hindi naman mangyayari, kahit ipalagay natin no, na matalo nila ang mga Duterte, do you think mga kababayan na si Romualdez ang administrasyon ngayon at si Trillanes ay hindi magtatrayduran. Magtatrayduran rin yan. So pag ganun ang nangyayari mga kababayan, kung i-allow natin na durugi nila mga Duterte, pag sila ang natira, yung mga nasa administration ngayon at yung sa side ni Trillanes, ano mangyayari sa Pilipinas, di ba? Talagang lulugmok tayo sa kahirapan. Sila magpapakasasa. So hindi na nila matututukan yung economic growth ng Pilipinas. Ang mangyayari niyan is magbabangayan yan ng magbabangayan. Yan, tapos magnanakaw ngayon, ang kawawa, ang taong bayan, tayong mga Pilipino, mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Dapat mga kababayan, isipin natin na kailangan nating mag-rally behind sa mga Duterte kasi alam natin na ang puso ng mga Duterte ay para talaga sa mga simpleng mamamayang Pilipino. So yun mga kababayan, let's continue. Ayaw nila, hindi nila matanggap-tanggap, ayaw nilang aminin na kasama si Trillanes eh. Nahihiya sila dahil talagang na makikita kung ano ang motibo behind dito sa kanilang effort na makakuha ng mga testigo laban kay sa amin ni Pangulong Duterte sa ICC. Ganon sila ka-disparate. At nagugulat din yung mga kababayan natin dito, Senator. Bakit daw mismong ang speaker ng Kamara at isang kongresista ay kabilang doon sa nakikipag-usap, sino ba ang nag-utos sa kanila para dito ay magsagawa at kausapin yung mga opisyal na kasamahan po ninyo upang tumistigo nga laban po sa inyo at maging sap dating Pangulo? Kaya nga, kung ako si Karamat, gusto kong maging CPNP, no? As they allege, as they twist the truth, as they are twisting the truth right now, pinapalabas nila ganun. Kung ako si Karamat, bakit ako doon sa Speaker of the House makikiusap na mo akong si PNP? Bakit doon ako? Bakit hindi ako direkta doon sa Malacanang? Doon ako makiusap? Kasi separate man kaya, independent man kaya ang legislature at saka yung Malacanang, they have may separation of powers tayo. Ang Kongreso hindi dapat makialam sa powers ng Malacanang. Ang Malacanang hindi dapat makialam sa powers ng Kongreso. Ibig bang sabihin ngayon na yung nakaupo na si General Marvel ay appointee na ni Speaker Romualdez? Hindi na. Hindi. Kaya nga mga kababayan, di ba ang PNP is under yan sa executive branch ng government? But yung si Karamag, but doon siya lalapit sa legislative branch, sa kongreso, whereas magre-report sila directly is doon sa executive branch and under sa presidente ng Pilipinas. So isang malaking katanungan. Ito appointee ni Marcos? Ganun ba ang lalabas ngayon?